but shall profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. And their word will eat as doth a canker, of whom is Hymenaeus and Philetus. Who concerning the truth have heard, saying that the resurrection is past already, and overthrown the kings of some. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are his. And let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. But in the great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and of earth, and some to honor, and some to dishonor. For men therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Flee also youthful lusts, but follow righteousness, faith, charity, peace, with them that call on the Lord out of a pure heart. But foolish and unlearned questions avoid, knowing that they do gender strifes. And the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, up to teach patience. In meekness instructing those that oppose themselves, if God peradventure would yield then repentance to the acknowledging the truth. And that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. Pray. Lord, maraming salamat sa iyong masalita again sa mga guests, but especially sa aming Lord. Matagal na dito, Lord. I pray na naintindihan namin ang very crucial point in passage na ito, Lord. I pray na maging discerning kami, Lord, sa aming ministry na pinagkaloob niyo, especially sa gatong bagay, doctrine, and of course, yung paano akayin yung ibang tao, Lord, na sila po ay naloko na, iba-ibang level po ng panloko. But nawa ay kaya hindi kami dapat magsayang ng oras, lahat po ng aming pag-aaral ay gawin namin, Panginoon, dahil sinabi niyo din po dito kami mag-aaral. Para kami po hindi mahihiya, alam namin kung ano yung pinapagawa niya sa amin, therefore gagawin namin ito, Lord. Kailangan po, Lord, yung mag-pala ulit, mag-gabay sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Maka po na po. Hello, ba't nag-eheko pa rin? Hello, check. Okay, good evening po sa lahat. Good afternoon. Nakalito na yung ating ano. Title po nito is, sabi dito kanina, sa last verse, instructing those that oppose themselves, okay? Instructing those that oppose themselves. Sa Tagalog, tinuturuan yung mga tao na sinasalumat nila yung sarili nila. Pwede ba yun? May nakalagay dyan eh. Napakahirap, no? So, misa, mas madaling magturo ng mga bata, kasi sinasabi mo, ina-absorb lang nila. Problema, ibang tao po, meron na sa kanilang naitanim ng mga kasinungalingan at medyo skillful yung paggagawa ng kalaban sa kanila kung paano sila ay niloko. So, dapat mas magaling ka pa doon. Paano yun? Yung aaralin natin. Kaya lagi natin inaaral. Okay? So, hindi dito nun nakuha yung, of course, very famous verse, 15. Diba? So, pero hindi ko kinuha to kasi pag kinuha mo yung context nito, andito siya talaga eh. Bakit kailangan magturo, mag-aral? Kasi para maturuan mo eh. So, kaya hindi madali. Kaya abang ni-review ko to at yung kailan lang, parang yun, kanina pala. So, kanina nag-solwining tayo ilang oras. So, ang bilis ng oras. Kasi una namin na, maganda yung tanong, tumanggap agad ka sa bandang uli, nang i-review. Parang alam mo na, buti nga, dalawa lang, kasawa. Parang inano ako eh, parang combination. Hindi pa ako nga sa isa, yung isa naman. At hindi lang tayo bago dyan, pero yun nga, kasi daming naitanim sa kanila. So sa mga ligtas na dito, wala naman tayo dito, dito mga bata pa naman to eh. So kaya mga bata kami dito, aral kami ng aral ng Bible. Kasi, pag laki-laki natin, nakakita na ba kayong dami ng religion, sabi sa akin, ang dami kasi nga na eh. So kasalanan ko ba na mayroong maraming naloko? Ganun ba yun? Kunwari, si... Tumanggap pa ito, hindi ko maalala eh. Sana!
Tingnan ko lang si Hyacinth ha, kung tumanggap to. Kasi maliit pa to eh. At matandaan kong kasama siya dun. Tumanggap ba si Hyacinth? Hindi nyo natin maalala eh. Dali ha, sorry. Ilan lang to mga te. Yes. Ay, nako. Sana, hindi ka tumigil dyan, mahalo ka. Ayan, 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 ayan. Wala nga, tatlo lang malalaki, no? Si bata pa kasi kundi yun. So, bakit ko sinabi yun? Kasi, mga bata, lalaki rin kayo. Natanong nyo ba tanda yung religion? Ikaw, Jared. Natanong mo na ba yan? Hindi mo pa alam kasi. So, yung magulang kasi nito, isa iglesia, isa. Ay, ano, parang Jehovah. Kaya hindi na sila active, no? Pero, para sa, yan, sa mga may edad na, pag ang dami mo nang, ano, nauna sa'yo, mga manloloko, hindi mo alam, pare-pareho naman ito mga tayo, yun nga eh. Pero hindi ibig sabihin nauna sa'yo yung manloloko, ibig sabihin, wala nang tunay. Diba, yung lagi nga nating restation yung pera eh. Hindi pwedeng walang tunay kung nakita mo daming peke, walang tunay, baliktad. Kung maraming peke, magtanong ka bakit maraming peke, definitely may tunay. Di ba? So lalo kang magtanong, ba't nila pinepeke ito? Ganun dapat. Kaya medyo mabigat tayo ngayon ha, pero karamihan naman dito, yung mga batang maliit, subukan nyo na sumunod ha, motivate kayo, no? Mabait. Si Ethan dati, makulit to eh, hindi na. No? Sige, tuloy natin ha. So yung context last time, yung title last week, Last time pala. Bad pala yung last week eh. Alala niyo ba? Faithful. Ano ba yan? Faithful servants of the Lord should be may kinalaman sa hardship yun. Sino? Wala. Faithful servants of the Lord should endure hardness. Kinuha natin yung sa bandang dito sa 3. Ayan. So, kagaya ng mga sundalo, dapat matatag ka. Pero, kailan lang, nga, iniisip ko kasi nga 5 years na rin tayo, na-observe ko yung mga ibang pastoran din. Ang tanong eh, mas mahirap pa magpastor. Yun ang madalas tanong eh. So, di mo masabing napakahirap, di mo lalong di pwede sabihing hindi mahirap. Kasi nga, paano nga higing madali yan? Eh, katulad nga kanina umaga, yung, di ba, sa daming tumanggi, ito na nga, nasa harapan mo na yung puntod, di ba? Ibig sabihin, naalala mo sigurado dapat yung kamatayan. Kasi yung ilang tinanong namin eh, kasi pa masigurado lang. Hindi na, namin nag-ano sa akin yan. So, layo nung dapat nila maintindihan sa current status nila. And kung ikaw yung lingkod ng Diyos, eh, paano mo nga, anong gagawin mo? Eh, wala na tayong magagawa pag talagang tumanggi. At dito na nga lang mismo sa church, ang dami natin gustong ipaalam sa inyo, di ba? Maintindihan nyo, hindi rin naman lahat kayo nakakuha. Kung ba sa inyo, minsan, expected na sa inyo, ganito na yung maturity nyo, tapos biglang ganun pala. Kaya minsan, hindi madaling maging lingkod ng Diyos. Amen? Pero nakita natin dyan, endure hardness. Kung magtatapat ka, lahat kayo, last time, di ba, sinabi naman kayo, kung ang purpose niya sa buhay, talagang pinoproject niya sa sarili, maglilikod kayo sa Diyos, at maging matibay kayo. Tandaan niya, kasi darating yung pagsubok na minsan talagang fit na fit sa inyo. Ibig sabihin, talagang, kumbaga sa, naalala ko talagang silver bullet, alam niyo ba silver bullet? Ano yan? Christian. Hindi mo alam. Hindi ka nanonood ng Hoko. Eh. Ikaw, Bad? Alam mo yung silver bullet? Ikaw, yes, yan. Hindi rin. Hindi nyo alam. O, sige, sabihin ko sa inyo. Total, November to ngayon. Yung mga, tawag nila dyan, hindi pamahin. Mga meat. Yung mga vampires daw, di ba? May vampires ba? Mga demonyo lang din yun. Pero yung meat nila, yung mga vampira daw, kaya siya hindi mapataya, kaya siya malakas daw yan. Walang makakapatay doon, pero may silver bullet.
Tama ba ako? Werewolf. Inang kwento-kwento ha. Kaya sumigat yung silver bullet. Makikita nyo rin yan. Ginagamit yung injure na yan. Pag sinabi silver bullet, parang mabisang solusyon. At yun ang pumapatay ng parang ganun. Silver bullet. Kaya ba't ako napunta sa silver bullet? Yan. Okay na. So may titirahin kayo ng kaaway. Kahit ang talino yan, tagal nyo na sa church. Alam nung kaaway kung ano yung kahinaan nyo. Amen? Mukhang matalino to. Kaso, puro sa church to, okay to. Pero alam nung kalaban yung kahinaan mo. So ako, hanggat sa ari, ginaalam ko din. Ini-equip ko kayo hanggat kaya ko. Amen? Kung nakikinig kayo, kung ma-attend kayo. Pero kung hindi, laki ng problema. Yan, i-review ko yan. Kaya andyan din sa online yan eh. Tinitingnan ko, ano pa yung kulang, ano pa yung atin namin. Ang mahirap, pag di ko masyadong umaattend, nalang anong attendance ko pa to, di map ko pa. Tapos di natin. May load kayo, panoorin nyo yung ating mga sermon. Anyway. So yan, dapat matibay ka, lilingkod ka sa Diyos. Ngayon, kaya kung tinignan mo yung context dito, hindi naman necessary lahat ng lingkod ng Diyos, nakakukulong, nagugol. Hindi naman lahat. Pero kung may pinupuntira si Paul dito kay Timothy, ina-advise siya. Medyo may inalaman sa ating church to actually, kaya maganda dito kay lahat. Na tanong niyo na ba bakit ganyan yung pangalan natin church natin? Yung mga dati na alam niyo na yan kasi nag-teaching ako noon sa first anniversary ata na, the second anniversary. Wala pa yung iba. Ba ang title na Discerning Word. Why this church will always go for the Word of God. So, ibig sabihin, bakit tayong laging dapat salita ng Diyos? Yung kanina kukusap ko na naman, ang layo eh. So, naintindihan mo, inaabot mo siya. Kaya sabi niya, eh, mga Bible eh, alam mo naman yung, respetuhan lang tayo ng ano, paniniwala. Kasi yung Bible, yun ang interpretasyon mo eh. Yun ang... So, yung the same questions na sinagot na natin dito, pero sa kanila kasi, wala pa eh. Doon pa lang sila sa... naloko sila, kailangan nilang tulong. So, kaya ganyan po yung pangalan ng ating church. Kasi isa sa na-identify ko nga, alam niyo yung testimony natin dito. Hindi ko naman gusto magpastor eh. So, pero isa sa mga na-identify kong problema, malawakan. Ha? Malawakan po ito. Even ang mong baptist, yung mga baptist, sabi natin sumikat ang baptist. Kahit sumikat ang baptist ngayon, parang hindi na ako matutuwa eh. Na totoo lang kasi parang dadagdag lang ibang maraming baptist dadagdag lang sa problema natin. Kaya ang problema, ang labanan dito, salita ng Diyos. Basically sa pangunawa, kung paano tayo nakaunawa. Kaya ang title nga natin is Instructing Them to Oppose Them. So simulan natin dito. Si Timothy, kaya ano yung mahirap maging minister, pastor, at teacher? Minsan yung tiyagaan sa tao, makukuha mo yan eh. Kunwari, ina-ignore ka, masakit yan eh. Pero makukuha mo yan, mamanhid ka na dyan eh. Ang hindi nagpapatulog sa pastor, yung paano mo nga sila tuturuan, exactly. Ano yung kailangan nila? E iba-iba yung tao, tapos mayroon pa tayo may encounter, kaya nga naalala nyo yung last time, naalala ni Bud yun eh, yung cheap shots. Particular yun, na naramdaman ko iba sa inyo, sayang naman. Mabibira lang kayo ng gano'n, bibitaw na. Kasi, oo nga, no? Wala naman si pastor eh. Diba? So, yan iniisip natin. So, ngayon, imagine nyo na lang ha, sarili nyo, regardless kung anong balak nyo sa future nyo, pero sana maglilingkod kayo sa Diyos. Amen? At isa, dito sa particular, kahit di kayo pastor, kasi magtuturo din kayo, kahit mga babae, may mga maaabot kayo, mga tao, hindi ko maaabot. Amen? Eh mga bata, especially. So, kaya maging matalino at ang isa nga sa mahirap sa ministry, yung magturo. At kaya yung title natin, Oppose Them. May tao bang ino-oppose yung sarili nila? Ano yun? Dual personality? Ano yan? Sino ba yung mga ganun na panood nyo? Si? Sino yun? Okay, pero maraming ganun eh. Bago, hindi ko alam. No? So, sa panahon namin, may tinatawag yun ng multiple personality disorder, di ba? Sa panahon namin, si ano yun? Si
yung kalaban ni Batman. Si Two-Face. Si Two-Face, tapos yung kailan lang si ano, si... Dr. Hyde. Ayan, sino man yun. Luma na yun. Dr. Hyde and... Shekels. Classic yun eh. Ayun ba yung gumawa kay Frankenstein? Hindi. Iba pa. Iba pa yun. Ayun, yung isa ka mong napanood, si ano naman, yung sa Spider-Man, yung kalaban ni Spider-Man. Sino yun? Si Green Goblin, di ba? Parang loko-loko yun. So, may tao bang ganun? Eh, sabi dito eh. So, kaya huwag kayong magulat. Ngayon, huwag niyong assume na ganun lagi yung kausap niyo, ha? Ikaw din, i-watch mo yung sarili mo. Kasi, katulad nung, yes, soul winning, sabihin, o, tinanggap ko ang Panginoon, di, madalas yung sa anak ng Diyos. Lahat ba ng tao, anak ng Diyos? Lahat ba ng tao, anak ng Diyos? Ah, Jared. Hindi, di ba? Salamat. Maalala mo na, di ba? Pero karamihan na nagtuturo dyan, lahat tayo anak ng Diyos. So, kaya litong-lito yung mga tao eh. So, kaya pag tinanong mo, lahat ba tao anak ng Diyos? Oo, eh si Judas, hindi. Eh si, lahat, so lahat ng tao anak ng Diyos? Oo, eh si Judas, hindi. Di ba? Nag-o-oppose na. Simple pa lang yan, ha? Marami pang bahay kasi nga, hindi naman ganun dahil tanga yung tao. Minsan kasi natanim na natanim sa kanya, natanim. So yung na-encounter namin kanina, ganun, hindi siya makabitaw eh. Kasi katoliko kami, ganyan eh. Pero kanina, agree na siya. Mali yung turo sa kanila. Ang tanong, eh, kung yan ang sinusa inyo sa amin, ganito, di respetuhan na tayo. Eh, paano kung mali? Di, paano sabi mali? Mali sa inyo yan, ha? Relativism. Isa yan sa mga na-encounter ko sa maaga kong buhay. Mga bata, kaya nyo yan. Kailangan maintindihan nyo na yung ganyang style. Sino pa hindi nakakaalam ng term na yun? Relativism. Relativism. Sinong hindi pa nakakaintindi na? Taas ka ngayon. Relativism. Naintindihan mo na yan? Eh, ba't di ka tumatas? Sino yung nakakaintindi na lang? Relativism. In-explain kasi na namin dati yan eh. Ibig sabihin, para sa'yo ganyan, para sa akin hindi. Eh, in a way, tama yun sa ibang kahulugan, sa ibang application. Pero, kaya tinatawag ang kabaligtaran, absolute truth, no? So, may mga bagay na hindi mo pwedeng sabihin, depende. Okay? Pag malinaw na yung statement, oo, hindi lang. Gising ka ba ngayon? Depende. Pag malinaw na eh, ang may tawag sila doon. Fully qualified ang tawag doon. So, okay, so medyo, again, mabigat to. Kaya, sumpisa na natin. Ngayon, yung natapos tayo dito last time is isa, if we believe not, yet he abided faithfully, cannot deny him. So, sino maganda dito? Alam mo, yung may tinatawag ng kalimutan ko yun, yung kumbaga sa yung binanggit ko, absolute truth. Siya yung pinaka-source ng katotohanan. Kung sa amin sa trabaho, kasi meron kaming ang daming sistema, kabit-kabit na yun. Ewan kung naintindihan nyo yung mga system. Katulad yan, bagay ng example. Bakit mo gusto nila ng government, ano yan, ng ID? National ID. Kasi iba yung driver's license, iba yung pag-ibig, iba yung SSS. Eh, ikaw lang naman yun. So, NSO. So, ilan ang ID mo? 10. Mas mabilis nga naman kung isa lang. Di ba? In a way. So, kaysa magdikit-dikit pa yung mga sistema na yon at mag-usap pa sila. Okay? Kaya may minsan may tinatawag kaming source of truth. Ano ba yung source of truth? Ano yung paano natin malalaman? Kasi sa dami ng sistema, nagdidikit-dikit, nag-uusap. Okay? Paano natin malalaman yung talagang totoo? So, sa usapang logic muna, may tinatawag din tayong term na ang tawag lang nila is lamppost. Okay? Lamppost. Alam niyo lamppost? So, kasi ginagamit yun, nagsabihin, kasi daw, pag nagdadrive ka daw, ay ko nabanggit to eh. Pag nagdadrive ka, hindi mo minsan alam kung diretso yung kalsada. Kaya ganyan, dumibrake ka, di ba? Alam mo na kahinto ka. Ngayon, magbitaw mo ng brake, minsan either abante ka, atras ka. Or, yung ibang sasakyan kasi, umaatras, umaabante.
So, paano malalaman kung sino yung talagang nakastay? Hindi, pwede tingnan lang yung another na sasakyan kasi pwede gumabati sila, pwede umatras. So, ang tinitingnan mo yung lamp post. Kasi hindi yung gagalaw. Yung lamp post, poste lang po yun. Hindi pa yung gagalaw yun kasi nakatirik yun dun, nakakabit yun dun. So, pag pinag-usapan natin yung katotohanan dapat hindi gumagalaw, absolute yan. Hindi, yung interpretation niya ay iba, yung interpretation niya ay iba. Ano ba yung totoo? Yan. So, sana okay na sa introduction ha, kaya yung pagkatotohanan at katotohanan, ang pinaka-source niya ng Diyos. Okay, never nyo tatanda, mga bata, tanda nyo ito mga bata, huwag nyo tatanggapin yung sinasabi ng mga matanda. Eh, kanya-kanya lang yan, walang tama at walang mali. Walang tama, walang mali. Tanungin mo siya, tama ba yun? Pag may narinig ka, nagsabi niya, wala naman tama, walang ako, marami na ako narinig na ganun. At ako mismo sarili ko, nung mga nag-umpisa ako, nabanggit ko rin yun. Kasi andun pala ako sa pangunawa na, eh, sabi nila tama to, at sabi na iba, mali. Eh, paano masabing tama ay mali? Eh, wala tama, walang mali. Eh, tama ba yun? Hindi, o di... Hindi pwedeng sabihing tama yun kasi walang tama mali, tapos tama yun. Di may tama. Nakakasunod po yung iba. O, sige. So, sana nakasunod kayo. Anyway, kaya ito yung unang ano natin, yung bitaw natin last time, if we believe not yet, he abided faithfully, cannot deny himself. So, makakasigurado tayo. Kung talaga nagkaroon ng kalituhan, ang dami ng religion, pati sumabay pa yung mga atheists, yung sarili din silang worldview, tapos yung mga, alam mo na, yung mga gobyerno, nakikialam din yan sa China, may sarili silang version ng Christianity, saka ng Bible, saka yung ano, yung kalimutan ko, basta yung isang religion na yun. May sarili silang Messiah. Sino yung may Dalai Lama? Ha? Tibet, yan, Tibet yung country. Pero yung religion nila, nakalimutan ko. Yung Dalai Lama, parang yun ang Pope nila. Kaya siya nare-resurrect daw sa isa. Humanism. Eh, yung Dalai Lama na totoo, totoo ha, siyempre, di ko iniwala doon. Pero may sarili sila totoong Dalai Lama. Tumakas! Kasi papatay siya. Kinukontrol ng gobyerno. Kaya yung China, gumawa ng sariling Dalai Lama. I-search niya, magandang ano rin. Pero, ayun yun. So, nagusta ko sabihin? Kita ko napunta doon. Yan. So, ang Panginoon, salamat sa Panginoon, hindi siya magbabago. Okay? Kung ano yung sinabi niya, kaya tayo may Bible. Kung ano yung sinabi ng Bible, yun yung totoo. Kung sabi, eh, iba, ganyan ang paniniwala eh. Ano sabi ng Bible? Ang dahil niya, mga bata, kaya nung sinabi ko kanina sa yate, eh, iba-iba na tayo ng Bible eh. Pero may tunay pa rin. Okay? Matuloy natin to. Of these things, put them in remembrance, charging them. Yung them na yan, sinasabi niya, yung mga tinutuluan niya. Okay, nasa mga yan. Ang context natin dyan, yung ibang tao na pinagmi-ministeryohan mo, ligtas o hindi ligtas, pinagmi-ministeryohan mo yan eh. Kaya sabi niya, of these things, put them in remembrance, charging them before the Lord, that they strive not about words to no profit, but to the subverting of the haters. Okay? So, more on na ito, yung mga Kristiyano tinutuluan niya, mga member. O, anong ibig sabihin nun? Sa Tagalog, alalahanin mo, at pag sinabing charge, obligahin mo. Turuan mo sila. Na ano? Na huwag kayo maipag-away. Pag sinabing strive with words, yung parang debate. Tapos yung okay, mga bata pa, ah, hindi ganyan. Nakita kayo mga bata, nagaganon ba kayo minsan? Nag-aaway kayo? Hindi ganyan. Kahit matatanda, minsan ganun. Kasi gusto kong ako yung maging tama, hindi mo na pinakinggan yung isa, hindi mo na alam kung sinong tama, pinipilit mo yung sa'yo, pinipilit niya sa kanya, ano ba tama dito? Hindi tayo ganun, never tayo maging ganun. Kaya dito kinuha niya na yung kanyang sikat na ano, hindi naman sa kanya talaga yun. Alala niya si, sino man yun, basta yung 7 habit. Ang sabi niya doon is, learn to understand, then to be understood. Tama po yun. Nakuha niyo ba? Subukan mo munang intindihin yung ibang tao. Pag naintindihan mo na siya,
gusto mo ngayon, intindihin ka rin. Normal yun sa tao eh. Pero dapat intindihin mo na siya. Kasi paano ka sasagot kung di mo nga naintindihin yung tao eh? Saan ka papasok doon? Diba? So, kailangan natin intindihin. So, kaya sabi ni Paul, kay Timothy, tinuturoan siya, hindi mo kailangan may pag-away. So, napansin, Pastor, nakita kita sa Facebook eh. Pansin ninyo, hindi ako nakakadalawa, tatlo doon. Madalas ay hindi, PM na lang. Kami-kami na lang. So, pero pag alam mo nang hindi nakikinig, hindi mo kailangan makipag-away, especially sa salita. Okay? Kaya sabi dito, about words to no profit. Ngayon, may mga bagay na nakontrolado mo, katulad ng pamilya mo, na yung anak ko, mayroon siya sarili idea. O kayo, di ba, sa church. So, papaliwanag ko na gusto yung aking side, hindi, titignan ko rin kung ano yung side nyo, di ba? Pero, bandang muli, ako, obligado ako na kayo ay turuan. Okay? So anyway, may mga scenario na tulad nung kapwa mo pastor, paano yan? So hindi mo pwede obligay na maniwala ka sa akin dahil wala akong, hindi kita hawak, hindi kita under my jurisdiction. Diba? So kaya yan. So gusto ko lang paalala, nakuha nyo man yung sinasabi ko, hindi nyo kailangan makipag-away. Especially sa salita at especially pag alam mo nang walang pakinabang. Parang sabi sa akin kanina, wala itong matagal ito, wala itong patutunguhan eh. So of course, again, ang tagal ko nag-soul winning, pero I am seeking how to do this better next time. So tama ba yung sabi niyo, wala itong patutunguhan ito eh, hindi lang tayo soul winning. So parang in a way, dinidiscourage tayo niya, hindi dahil tama siya, pero sa palagay niya kasi ganun. Siguro may experience sa maraming experience na walang pinatunguhan, nag-away lang kami, nagkasama. So huwag na ito mag-usapan. Yan ang kanyang conclusion. So, dinidismiss tayo. Obviously, hindi tama yun kasi, again, ngayon, alam ko rin yung sasagot ko dun eh. Kanina ko lang na, kasi nga, nirehearse ko pa sa utak ko eh. Ang dapat palang sagot dun is, sa ibang tao, totoo po yan, pero hindi sa, nasa akin ako, natuluan ako eh. Hindi, walang walang katutunguhan, meron, depende sa tao. Yan. So, pero, pag naintindihan mo, may mga tao talaga na tansya mo, ito talaga, sobrang panatik yun ito, lagi ang ano niya, kami ganyan, kayo ganyan. Tinatawag yun ang in-group, out-group thinking, psychology. So, pag nakita mo ng gano'n, huwag ka na makipag-away. Yung sinasabi niyang bato daw subverting of the hero, so yung sabihin lang niya, yun nga, yung iba kasi gusto makipag-away, makipagtalo, para lang masubvert, matalo kita, ha? Natalo kita sa debate. Yun mismo ang gusto nila. Yun objective nila. Huwag mong gagawin objective yun. Di natin kailangan yun. Dahil naintindihan natin na binigyan sila ng Diyos, ng sariling pangunawa. Kung hindi nila maintindihan ngayon, maaaring hindi pa talaga maintindihan ngayon. Or either hindi pa sila kadapat-dapat, o ikaw din, hindi mo pa master yung subject. Kaya baka yung iba matulungan mo, pero itong taong ito hindi, sa ngayon. So never again may pag-away, and then never mong gagawin objective yung ako yung maging. Nakakita mo yung kinausad ko kanina. Ako pag nagkwento ako sa inyo ngayon, para matuto kayo. Hindi magmalaki na si Pastor Reyes, lahat ng nakakausap ko, talbog, tiklop, hindi ganun. Ha? At malalaman nyo naman yun eh. Ako madami ako nakakain mga pastor, ganun ang ano eh. Kaya si Pastor Rito, medyo okay yung sa ganyan. Mature siya doon, nakuha niya agad yun. Nakuha ko rin sa kanya yun. Pero may kilala ako doon ganun, talagang payabangan. At hindi yun, talagang umiinit ulo na nababago na yung ano niya, itsura niya pag nakikita siyang nadadown. Hindi yung bitaw, pati yung judgment sa ibang bagay na nababago. Alam na alam mong mali, gagawin niya. Bakit? Kasi umiinit yung ulo siya, hindi niya nakontrol emotion. So, wag. So ito yung mga, again, yung mga gamot na salita ng Diyos. Pag dalawang rule binigay ko sa inyo dito, actually ng Bible, huwag ka may pag-away, huwag mong gawing objective yung manalo ka lang sa argumento, sa debate, okay? Huwag. Kaya yung pasunod nun, yung very famous verse, no? O paano mo hindi gagawing ganun? Aralin mo kasi. Study to show thyself. By the way, maraming ano to eh. Ano ba yung aaralin mo? Una, mag-aaral ka ng salita ng Diyos. Pero actually, pag tinignan mo to, ang aaralin mo para mapaikita mo yung sarili mo na approve sa Diyos. Ibig sabihin, paano ba ako matutuwa ang Diyos sa akin? Yan, katulad sa nagtatalo kayo, paano di mo malaman, ito yung tama, ito ba yung tama? Nag-aaway na sila, hindi ko rin tama.
aralin mo paano ikaw magiging karapat-dapat sa Diyos at approved sa Diyos. Ibig sabihin, ano ba dapat attitude mo? Pwede shortcutin yan. Ako, may mga nakita akong mga tao na hindi ganun kagalingan sa logic ba. Ibig sabihin, hindi siya mabilis. Natantya mo nyo ba yun? Yung computer, madaling tantya yun eh. Tingnan mo lang. Properties, system properties. Ay, 586 lang to. Eh, sa isa tao, paano mo alaman yun? Pwede mo kong kausapin, pwede mong tanongin sa ibang bagay. Kapag-aral ka ba, ganyan, anong, at least may magkakaroon ka ng idea kung gaano kabilis mag-process yung utak na itong taon to. But then again, iba-iba, ang daming ano ng tao. Hindi ibig sabihin, top one yan, ay lahat ng subject alam niya, lalo spiritual, okay? So, pero still, magkakaroon idea. So, ba't ka napunta dun? Yan, so kaya yung napansin ko yung ibang mga tao, especially pastor ko, mga na-absorb ko talaga, na-absorb ko. Merong, lalo sa mga Baptist, hindi ganun karamihan yung napakagaling. Pansin ko yun. Sa Bible din, ganun. So kaya, shortcutin mo na. Hindi mo kailangang maging approved to, aralin ko na ako'y maging approved. Lahat ng pag-aaralan ko, aralin ko sa college and philosophy and masters and master of divinity, master of the universe. Approved ka ba sa Diyos noon? Yung tanong. Hindi approved sa tao. Kaya, alam niyo naman ako, di ba, minsan na ano ko yung mga doktor, mga bagay, pastor, tinitira mo yung mga abogado, si Duterte, abogado yun. Pag nakatingin ka lang sa title, hindi mo napapahingan, di-dismiss mo na lang agad ako. Ang tanong, tama ka ba doon? Obviously, hindi. So, ang pinakamataas na consideration mo, approve ba ako sa Diyos, not necessarily lang sa tao. Okay? So, yun lang yun. Kaya nabanggit naman dyan, workman. Paano nabanggit yung workman? Ang workman po, sabihin ko na agad sa inyo mga bata, kasi magtatrabaho kayo later, lalo mga lalaki. Paano nyo nasabi yung tao, nagtatrabaho, magaling? Obviously, dyan na yung utak, andun yung diskarte. Pero ang daming nakasalala dyan, maniwala kayo sa hindi. Maraming matalinong mag-aral lang, bandang huli, walang narating sa buhay. Okay? Paano nangyari yun? Kasi hindi sila nag-observe sa workplace minsan. Talo sila. Hindi sila nag-mature. Kaya ang sinasabi ito, work man, nagtatrabaho ka. Siguraduhin mo, gawin mo yung trabaho, nagagawa mo yung trabaho ng maayos. Yun ang in-emphasize dito. At sabi dito, ikaw yung work man na hindi dapat mahiya or mapahiya. So, sino yung napapahiya ng nagtatrabaho? Kahit magaling. Bakit nasa sante to? Summa cum laude ito eh. Kaya yung isang classmate ko na yun, valedictorian, tapos hindi nakapasa ng college. Sabi, may problema to. Ayun, nakulto pa, alam ko na. Yung iba, yung maniwala sa akin, pero yung taong yun, laging kaka-conflict yung kahit ng mga bata kami. Kasi may naramdaman akong something eh. Lagi ko nakwento sa inyo, yung kumakandidato. Nag-show sa naalala niyo ba yan? Kailan lang yun, nakita ko. But anyway. So, naman ako. Yun, so hindi ka mapapahiya kasi ikaw ay butihing workman. Ang sabi, nagkatabaho ka eh. Yung value mo sa company, sa boss mo, hindi mawawala. Kahit di ganun ka talino minsan. Okay? Rightly dividing. Ito, nababalik na tayo sa talagang idea ng ating chapter. Paano ka daw talaga, ano yung pag-aaralan mo, both sa approved to God, the workman, sa mga trabaho talaga natin, especially pastor, is rightly dividing the word of truth. Ibig sabihin, ang katotohanan ng Bible, madaming katotohanan to. Paano mo malalaman saan i-apply at kailan yung mga katotohanan na yan? Amen? So, kung inaaral nyo, kung susunod yung mga inaaralan dito, again, yung James 2, parang sinabi doon ay Abraham was justified by works. Yun sabi niya eh. So, kaya pag hindi mo inaaral, hindi mo in-apply, rightly divide yung dapat pala magtrabaho tayo para tayo ma-justify. So, mali. So, kaya nga lagi natin banat doon, mga ligtas yung nagkasabihan niya, kaya usap niya. So, i-apply mo yung dapat mong i-apply kung saan, kung kailan. Yan ang rightly dividing the word of truth. So, anong kabaliktaran nun? Hindi nyo nga masyado nakuha yun. Ito lang yung kabaliktaran para naintindihan nyo yung context. But, shun, pag sinabi shun, iwasan, profane,
Ano yung profane? Madalas siya sabi, bastos. Pero hindi lang basta-basta siya. Mga mababaw. Isa mga ginamitan niya, si Iso, di ba? Sabi doon, Iso, profane person ang tawag sa kanya sa Peter ba yan? So, anong ginawa ni Iso? Ha? Binenta niya yung birthright niya. Then later, yung kanyang blessing. Pero iba yun, tama, yung birthright ang dinispice niya. No? So, kaya yung same profane, either mababaw. Kaya yung mga, nasabi ko, nabanggit ko nila, bastos. Ano ba yung bastos? Mababaw. Madalas yung, ito, baka itong mga ito, nag-cellphone kasi ito. Alam yung TikTok, di ba? Sana ibawal na ako dito sa Pilipinas eh. Ba't ganun kasikat yan, pero galit yung mga makadyos dyan. Kasi yung mga babae, yung ginagawa nila, yung babae, maganda nga kayo, pero sa, i-reserve nyo yan. Ha, i-reserve mo yung ganda mo sa mapapangasawa mo, sa kanya lang dapat yan. Baya mo maganda, ba't kaya mahal mo lang asawa ko? Kasi, ang ganda mo eh. Pero yung ganda mo, hindi mo binenta ko kani-kanino, di ba? So, hindi mo pinapakita ko kani-kanino. Ha? Nag-cellphone na ba si Paula? Di ba? Cellphone ka na? I-cellphone ka na? Ay, salamat. Si Juliana. Si Pame, sinita ko to eh. TikTok, TikTok. Buray mo yan. Buti, mabait to. Di ba? Hindi mo alala? Di-download yun. Madaling i-download yan. Kaya yung mga ina-upload nyo. Huwag nyo, ano, nasa na ba yan? Hindi na punta niya. Kasi yung mga bastos, yung profane, magkaka, ano yun eh. Bakit? Kasi, tsaka yung vain, walang kwenta. Bablings, salita, daldal. So magkakaano, so isabihin yung mga kabastusan, kababawan. Alam mo, mababaw. Puro ka, yun nga, puro jowa. Bata mo pa, puro jowa ka. Ano pa, yun nga, TikTok. Sayaw, ganyan. Walang lugar sa atin yan, actually. Sa atin dito, wala tayong sayawan dito. Bakit kaya? Wala kang sinabi sa Bible eh. Ang daming usapan niya. Pero pag sayaw, ang pinapagana mo dyan, hindi utak eh, yung ano mo lang eh. Katawan mo lang. At walang, wala akong makitang ano dyan. Mabuting, anyway, malalim na topic yun eh. Pero still, pag nalaman mo ito, kababawan to, kasyonga, katangahan to, iwasan mo na agad. Kasi pag hindi ka umiwas dyan, ako, akala mo matalino ka pa rin? Hindi na. Kaya yung, yun nga, kahit sa TikTok, iba dyan, hindi mo pwede sabihin tanga-tanga nito kaya nag-TikTok to. Yung iba dyan, may ano din. Kaya sinasakyan nila yung kasi nga, sikat eh. Saka malalir eh, di ba? Eh, total, abogado naman ako. Ano naman kung mag-TikTok ako, di ba? Mga ganun eh. Kaya tayo, kung matalino ka, iwasan mo na pag alam mo, katangahan, kababawan, puro kalokohan, di ba? Puro laro, okay yung laro, may larong, may lugar yan sa buhay natin, okay? Pero pag puro-puro, ganun-ganun na lang, so yung mga mayaman ako, yung mga matanda na, ano yung mga vision natin? Puro forma, puro yabang, puro kahit mga pastor yan, yabangan niya, yung, ilan ba member nyo doon? Ilan bang offering nyo doon? Ayun, mayabangan ng pastor minsan. Pwede, sana, o solve nyo. Ilan na solve nyo? Pwede pa sana, kaso hindi. So, iwasan natin yung mga kalokohan. And then, kasi sabi dito, pag hindi ka umiwas dyan, dadagdag yan, dadagdag. Parang kasinungalingan, alam niyo topic natin last time, kasinungalingan, nagsinungaling ka ngayon, tatakpan mo yan. Paano mo tatakpan yan? Ba't di ka umatin? Hindi. So, sabihin, hindi ako spiritual. Ayun, ano, hindi ako hindi spiritual. Ano lang talagang, ano lang, alam mo na, may, alam mo na. Yan, so, kung tatakpan mo kasi, ganito po eh. Eh, kaso, napansin ka, sabi mo, namatay yung koko mo, sabi. Hindi naman pala. Di ba? Mababaw na example pa yan, ha? Pero ganun din yung kalokohan. Pag yan, itinolerate mo, tinolerate mo, parang yung mga kaibigan natin, yung kaibigan ng mga ano eh, mga hindi naman close, pero yung mga, tayo dyan, Pentecostal. May isang aral ka lang na isakyan dyan, yung tongues.
Ay, may nagtatangs tayo eh. Pastora, yung mga yan. Kaya yung kahit anong Bible, okay lang. Nako, sunod-sunod dyan. Hindi yan ihinto doon. Kaya iwasan nyo na yung mga kalokohan, pag nalaman mo kalokohan, o kaya, ano ka, kinuha yung attention mo. Uy, ba't kayo iniwala sa pastora? Eh, wala naman pastora sa Bible. Salip na pag-usapan nyo, iniwasan mo. So, wag. So, okay, ganun yun. Pag kayo, yung sa ating kasi, okay kayo dito eh. Pero kung sakaling may na-identify kayong parang mali, mag-usapan natin, hindi natin ano, iwasan. For they shall increase unto more ungodliness. Nakita niyo yun? Nung una, kalokohan lang. Bandang uli, ungodly na. Ibig sabihin, hindi na maka-Diyos. Induction pa lang tayo. And their word will eat as that a canker. Yung canker po is, parang sakit po yan. Kung di ko nagkakamali, yung sakit dito yan eh. Minisosyo na dati yan. Parang, hindi ko nagkakamali. Ay, naalala ko yung, ano yung pagkakulang daw ng crickets, parang ganun yung naalala ko eh. Basta sakit yan. Na, kumakalat. So, yung salita doon ng mga ungodly men, tsaka yung puro kalokohan, tsaka puro kababawan, kakainin ka niyan. Nung una, sasakyan, eh, matama natin na, TikTok lang naman, okay lang yun. Sinakyan mo, kakainin ka niyan. So, may example dito si Paul, no? So, sabi dito, ang turo na mali dito is yung resurrection is past already daw. Ibig sabihin, wala na resurrection in the future kasi tapos na yung resurrection. Ewan ko ano tinutukoy nila dito, pero yun ang turo nila. So, sabi ni Paul, ano ko lang ito, mali yun ah. Paano naging wala nang resurrection eh, meron pa nga. Yan. So, kaya imagine lang natin kasi hindi sinabi exactly dito, pero pwede mo imagine itong tinuturo nitong si Hymenaeus at Philetus ay unti-unti nilang pinakalat. Unti-unti pinakalat, unti-unti pinakalat. Ano yung madalas kumakalat dito? Among Baptist na lang, yung Calvinist. Nako, kumakalat yan ngayon. Matagal na. Sabi ni Phil Stringer, gumaganyan daw yan. Pag nilabanan ng mga Baptist, nawawala. Natatakot, nagtatago. Pero mga after 10 years, babalik na naman yan. Yan sabi niya, kaya pinakinggan ko yun eh. So, totoo naman. Kaya inaano yan, dapat ina-address. Okay? Balik tayo sa lamppost. Ano yung lamppost? Nevertheless, the foundation, isa yan sa mga pwedeng foundation, isa yung nakalubog, andyan yan, matibay yan. The foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. So yung dalawang binigay niya ditong bagay para hindi ka malito, kahit anong masamang doktrina na pumasok dyan, tuturuan ka, lulukuhin ka, pag alam mo una, ligtas ka, at lumalayo ka sa kasalanan. Alam mo kasi pag hindi ka na lumalayo sa kasalanan, may mga kasalanan na tinotolerate ng iba. Mga nilang inom. So bagay sa atin, alam, malinaw sa atin yan. Pero may mga Christian group po, yung mga presbyterian, hindi sila lumalayo dyan, okay lang daw. So umpisa yun lang. Hindi sila lumayo sa kasalanan na yun. Kasalanan yun, hindi nila nilayuan. Maluloko at maluloko ka. Kasi hindi ka umalis sa dapat mong alisan eh. Eh basta hindi naman aral yun eh. May kinalaman yung application sa aral. Yung inaral mo, i-apply mo, inaaral mo din. Dapat aralin mo na bago i-apply. Pero kasi may mga tinolid ka, ina-apply mo, hindi mo inaalis. Yung pinag-aralan mo, mau-influensyaan yun. Okay? Yan, example nga sa alak. Eh kung umiinom ka, di mo matigilan. Anong aral kaya ay sa daming tinuro about wine na against ang Diyos dyan? O paano yun? So, babaguhin mo yun para lang hindi na masabi na masama ka dahil umiinom ka. Okay? Sana na, sundan nyo ako ha. Importante yun, nasa malalim. Anyway, natin tapusin. 15 minutes. So, nabanggit na rin yung iniquity, testimony po yan. Ibig sabihin, dapat lalayo ka sa kasalanan. Okay? Kaya nabanggit din ni Paul dito, next topic niya. Encourage niya si Timothy kasi kahit mga kapastor pa, nabanggit ko lang sa inyo lang, nagkukwento ako, di ba nakinwento rin sa akin, na kasi isang pastor na matanda na, na wala na kasawa. Eh, so, ayaw ko sabihin sa inyo. Ayun, nasabi ko na dati yun, di ba? Huwag na. Hindi, basta nanonood daw na kung ano-ano. Eh, tanda naman ako, wala na kasawa eh. Kinuwento pa, pinagmalaki pa.
So minsan, kahit ka pastor, parang hindi lumalayo sa kasalanan kasi, alam mo yun ha, feeling, alam mo na, okay lang yan. Ganyan naman lahat ang kasalanan eh. Kaya mo ginagawa, feeling mo okay lang. Kaya ngayon, in-encourage ni Paul si Timothy, lumayo ka dyan. So nag-ano muna siya ng ano, illustration. Sa isang malaking bahay, ano makikita mo? Itong bahay namin, malaki na ba to? Nalalakihan na kasi yung mga ano, nawawala, yung mga gamit ko minsan eh. Malama kung nasaan eh. Anyway, ang daming gamit lalo na po dito. Ito, medyo maayos pa ito kasi nga, ginagawa nating church eh. Sa taas, ang daming gamit doon na hindi ko na alam kung paano ko ayusin. But anyway, sabi ni Paul, sa isang malaking bahay, maraming gamit. Okay? Pero hindi pare-pareho. Yung ibang gamit, katulad ng CR, malinis ba yung CR? Dapat, pero hindi ganun kalinis. Minsan, di ba? Pag alam mong ihian lang yan, alis ka na. Yung iba, hindi naman nililinis kasi ako dumihan din naman. Di ba? So, pero may mga gamit sa bahay na mas malinis sa iba. Ano yun? Ano yung mga madalas malinis dapat lagi? Yung mga ginagamit mong pangkain. Di ba? So, tama rin naman yung kama. Pero, minsan tinitiis na lang ito mga anak ko. Pero, okay, mga bata pa kasi ito. Okay, ang baon na ng ano nyo. Hindi nyo na maamoy. Nagbibina, tapos yung baho na. So, anyway, sa bahay daw, yung iba, kaya sinasabi nyo dito, hoy, huwag mo sabihin lingkod ng Diyos, lingkod ng Diyos. Hindi lahat ng lingkod ng Diyos, pare-pareho din. Amen? Katulad sa isang malaking bahay daw, yung iba dyan malinis, yung iba hindi masyado. Okay? Yeah. Yung binanggit niya dito, golden silver. Ibig sabihin, bukod sa mahalaga, no? Gold saka silver. Mahalaga yun, di ka tulad ng ano lang yun, sinelas. Diba? Nung ako, wala akong syadong mahalagang bagay. Ito lang, mga gadget. Yung iba, wood of earth. Yan yung wood of wood. Ibig sabihin, gawa sa wood. Yung of earth, gawa sa lupa. And some to honor and some to dishonor. So, ibig, kaya yung iba, dinidisplay, di ba? Madalas kasi yung mga golden earrings, yung dinidisplay yan ng iba para sila ay oh, yung ganda, mayaman naman ni Ate Jo, ano, naka iWatch, yan, di ba? So, nung panahon nila, wala pong iWatch, ano lang, gold, silver. Yung iba, nakakahiya, di ba? Alala ko tuloy yung mga meme ng mga, ano, yung dalawa, kanina pa kayo. Ako lang muna, ha? Yung mga mahilig magmotor, sabi nila. Dahil kanya-kanya kahit anong hobby mo eh. Basta yung ano nung meme, medyo crush to ha, pero sabi nila, okay lang yung brief ko kahit butas-butas, basta mayroon akong bagong ano, gadget. Ano. Sorry ha, pero yun yung meme eh. But, minsan may mga ganun tayo ako minsan yung aking medyas, butas-butas na rin. Kasi hindi naman nakikita, di ba? Pero iba, nakikita mo, ginagamit para ikay ma-honor ba? Hindi mo mapabayaan yun, di ba? Yan, sinasabi ngayon ni Paul dito, oy! Sa isang bahay, kahit sa isang church, kahit sa... Ano mong gusto mo? Ikaw ba yung ino-honor? O ito yung aming member. Yung member namin, nakita nyo naman, magandang tayo, di ba? Di ba? Ito yung member namin, pogi, matalino, magaling mag-English. O, ito yan, ha? Dadali natin. Yan ang malahat ang member. Hindi, iba nun, naiwan. Bakit di mo sinama? Ganun, eh. Sorry. Okay, maano. Pero yun nga, improve nyo yung sarili nyo. Amen? Ganun lalaki. Pero ano talaga yun, eh. So, sa bahay daw, may mga ganun, may mga honor, dishonor. So, pero pupunta ngayon siya sa holiness dito eh. Kaya sabi dyan, if a man, so hindi sinabing pag nakahiya ka, lagi ka nakahiya. Okay, hindi tao to. Hindi pag gold ka, lagi kang gold. Sabi dito kasi, if a man purge himself from this, ito yung tukoy na this, yung kasalanan to, tsaka yung mga bagay na hindi nakaka-proud, di ba? Hindi nakaka-honor.
So, kaya sabi doon, kung meron kang mga ganung bagay, kunwari, hindi ka mamag-English minsan, okay, yung example lang to, ha, pwede mong i-furnish yung iyong English. Right? Do you know how to speak English? Kasi, kaya yung mga nagbabasa ng Bible dito, ha, kaya minsan kinokorek kayo, hindi ka magustong, ano lang maayos tayong pakinggan, amen, nakalive tayo, eh. Tapos, sasabihin nyo, ano yung mga madalas dito? Kaya na, yung mga pangalan, okay lang yun. Ano? Whilst. Whilst yun, ha? So, yun, kung alam mong hindi maganda yun, alisin mo na sa sarili mo. Yun ang sasabi niyan. Purge. Pag sinabing purge is purgahin mo yung sarili, alisin mo yung masama. Pag inalis mo daw, ikaw daw ay magiging gamit sa, ano yung honor sa Tagalog? Basta, kapurihan. Diba? Kaya ba sa atin dito, inaayos natin yung buhay, di ba? Nakitaan natin ng, naku, huwag mong gawin yan, ha? Paki, ano yung TikTok mo, pakialis mo dyan. Ay, napilitan lang naman ako, na yun, huwag mo na display. Ay, hindi naman, tinag lang ako, eh, sabihin mo sa akin, alisin yun. Di ba? Alisin mo. Di ba? Eh, lagi kang ano, hindi ka nagtutbas ang bago na hiningin mo. Magtutbas ka, ganun lang, para ikaw ay kapuri-puri. Ganun yan, eh. At balik tayo sa context natin, hindi ito basta context na sa tutbas lang, pero kagamit-gamit sa Diyos. Okay? Sabi dyan, pag inalis mo yung mga kasalanan mo, yung mga karumihan, o yung mga hindi maganda sa'yo, ikaw naman ay magiging gamit sa kapurihan, sanctified, pinaging banal, at meet for the master's use, ikaw'y kagamit-gamit na maayos na gamit. Amen? And prepared to every good work. Ang ganda, di ba? So imagine nyo na yung klase ng tao na hindi magamit ng Diyos. Diba? Ano yung mga hindi magamit ng Diyos masyado? Mayabang, di maayos, di yung pangunawa, di kanina sabi mo, ganyan, ngayon, di, ang hirap gamitin. Ngayon ako, hindi na ako magaling magsalita, pero na-develop naman eh, man. Ngayon, ganun din tayo lahat. Ito pa. May basa to, mga young people. Ready, go. He also youthful us, but follow righteousness, faith, charity, peace, so hindi lang mga young people lang may last, pero yan ang mas common daw. Mga kasi sabi dyan eh, youthful last, ibig sabihin yung mga kalokohan nyo, kabastusan, iwasan nyo na yan. Amen? Flee. Kung sinabi flee, iwasan, takbuhan, lipakan, alisin nyo na. Kasi naaka-ano yan, kailan lang, di ba? Mayroon tayong problema dito, alam nyo na yan, di ba? Talagang iyakan eh. Ba't ganun? Hindi nag-isip tong mga ito. Ganun na sabi ng ano eh. Hindi ka na nag-isip. Ang bobo naman. Kasi hindi nakikinig eh. Kailangan makinig. Time dapat makinig. Hindi nakikinig. Oo nang oo. Pero hindi pala. Eh sabi dyan, takbuhan nyo yan. Pag ilang beses ka na sinabihan, huwag ganyan, huwag ganyan. Huwag malandi sa lalaki. Huwag masyado namang ano. Alam nyo na yung equivalent dyan. Mahilig. Anong kabaligtaran nun? Eh, basta anong gagawin ko? Eh, iwanan ko. May marami tayong pwedeng gawin. Kung aalisin nyo yung TikTok, pwede kang mag YouTube. Yung, manood ka sa YouTube natin. Diba? Ayun tayo nyan eh. Ayun, unong music ni... Sino masikat ngayon? Nakikita ko si feed ko, si ano eh, si Swift. Taylor Swift. Alakala ko, laos na yun. Di ba pala? Pero kami, hindi ganun nabutan yan eh. Pero binabasa ko rin minsan. Ay, yaman daw pala nun. Tapos ngayon, kaya yabang eh. Sabi na sabi doon. Basta yaman na siya. Tapos may sinasabing kulto na raw niya. Ibig sabihin, kasi dami niyang followers. Sana hindi kayo isa doon. Ha? Hindi ko na sabi yun. Yun nga, so... Pag hindi ko na pinakinggan siya, ano ba? Pakinggan ko. Marami ka pwede palit dyan. Dapat mo yung palit. Amen? Ilalagay mo cellphone mo. Dapat naayos. So follow righteousness. Righteousness pa lang, dami na niyan eh. Bible, mga lesson natin. Faith. Hindi dapat lagi kang takot, hindi dapat ganun. Sinabi, kaya mo yan. So winning yan, nakakahiya po eh. Ay, hindi ko kaya mag-charge lagi. Kaya mo yan. Amen? Ay, hindi ko kaya yung ano, yung... Hindi ko kaya akayin tong classmate ko to. Hindi ko kaya. Dapat faith. Eh, pananampalataya sa tamang bagay.
charity, ganun din, mahalin mo yung tao. Hindi, wala akong pag-ibig eh. Dagdagan mo, kilalanin mo yung Diyos, ma-appreciate mo siya, tularan mo siya, dadami yan. Peace! Ito, ang hirap ng iba pag walang kapayapaan. Diba? Laging ano, apektado lahat sa buhay mo pag may rakang kang kaaway. With them that call on the Lord in pure heart. So, sabihin, yun ang gawin mo, yung righteousness, peace, and then yung mga tumatawag sa Diyos. So, yung mga mananampalataya yan. With a pure heart, hindi lang puro Lord, Lord, hindi lang ligtas or what. So, dapat pure, sabihin, hindi ka naloloko. Ang dami pa. But foolish, pakibasa nga, ready, go. Dito na tayo magsimula sa ating last. Okay, go. But foolish and unlearned questions avoid, knowing that they do gender sex. Yes. Ay. Balik tayo sa kaninang topic natin. Ano yung topic natin? Title. Instructing those that oppose themselves. Dito na. Bakit daw may mga parang may multiple personality, hindi nila lang pinagasabi nila? Kasi una, pinatulan na yung mga kalokohan. Nag-uumpisa sa mga tanong, mga usapan. So pag yung usapan na, kalokohan na, sasaw-saw ka pa ba? Gusto ko, game din ako, dapat. Masaya nila, may pinag-uusapan sila doon. Nagano'n sila. Dapat ako din. Ay, alam ko rin yan. Mag-usapan ko rin yan. Dahil baby doon, babangka din ako. Hindi na, bayaan mo sa kanila yon. Eh kahit sa doktrina minsan, gano'n, may mga loko-lokong tanong. At walang yung lagi natin example, si Soriano. Kaya alam mo, sa maya, puro yabang yun. Pinatulan niya ba naman, sabi sa kanya, yung tanong sa inyo eh. Pero sikat siya doon eh. Alam niyo ba yung tanong sa kanya? Magtanong kayo, Bible ang sasagot, Susoriano, ganyan, di yabang, di ba? Di nagtanong naman yung mga loko-loko din, pinatulan naman yan, tanong sa kanya, may point po ba ang Diyos? Narinig yun na ba yun? Sorry, nasabi ko tuloy, pero example kasi, okay? Obviously, hindi tamang tanong yun. Sabi ni Soriano, may kamay ba siya? Opo, may mata, sabi sa Bible, may mata. Di ba? May ilong ba siya? May ano siyang ulo? O di may point din siya. Ba't siya kailangan sagutin yun? Loko-loko yung nagtanong nun. Kaya ako, sabi nga sa inyo, ako, pag, ito, nag-aaral tayo ng Bible, minsan tinitingnan ko rin yung mga nagtatanong. Obviously, pastor, huwag kang magagalit, may tatanong ako. Pag gano'n na yung balance, sabihin ko agad, well, kung alam mong masama, huwag mo na yung tanong. Hindi, sabi mo, tanong eh. Kaya nga, inuunahan na kita kasi alam mo may mga loko-lokong tanong eh. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, iwasan mo agad yung mga loko-loko, maloko, o yung mga tanong na parang walang alam yung nagtanong. Walang utak. Pag nagtatanong ka, pinaproseso mo yung mga dapat mong iproseso, iniisip mo yan. Ang dami ko sinabi dito, sana yung tatanong mo, at least may kinalaman, may haging naman doon sa pinagsasabi natin dito. Kung sinabi ang learned question, nagtanong ka lang. Ang dami po niyan. Ako may mga iniwasan akong ganyan. Kasi mga nakakatisod. Yung mga kabastasan basically. Kung ano yung pasok dito, tanongin mo sa Diyano yun. Sasagutin ka nun. Kasi nasa yung piano na eh. Ewan ko si Kuya, ano, sino man yun. Rason, you know? Daniel Rason. Ano yun? Flat earther na yun? Kailan pa? Balita yun. Anyway. So, ingatan nyo yan, okay? So, kayo, kaya pag nakita nyo nagbabible kayo, naku, tipong tirihin kayo ng mga ano, ngiti-ngiti na yun, may bala na yun. May tatanong ako dito kay DM. Just Bible ka pala. Di ba si Kristo uminom? Ah, ganun ba? Ano yung mga dalas ng bala nyo mga yan? Ano? Jesus pa, may asawa, ano pa, hindi. Nagmumura bang? Kasi pa, sir, nagmumura si Soriano. Ano yung mga madalas, ano niyan? Ha? Masama daw magalit.
O yun nga, depende, di ba? Hindi, yung madalas, yung mga balon yung mga yan. Kalimutan ko tuloy. Sa dami. Anyway, pag nakita nyo yung unlearned question, pang-asar lang, maasarin ka, napatulan mo pa, huwag mo sayang yung oras mo. Amen? Bahala siya mga asal pag hindi mo siya sinagot, hindi mo kinausap. Alam niya, makakarating yung message siya, matalino to. Hindi ako pinatulan. Alam niya, lolokohin ko siya. Alam niya, sasayahin ko yung oras niya. Eh, yabang mo naman eh. Bahala ka. Alam ko naman dito to yung ano mo. Ikaw yung mayabang eh. Bayaan mo i-charge ka ako. Ang dami nagsabi sa akin niya. Nasanay ka rin. Siguraduhin mo lang talagang lingkod ka ng Diyos. Kahit ano pa sabihin yung mga yan, kung nasa tama ka, nasa tama ka. Okay, so iwasan mo. Ayan, so knowing that they do gender strife. So ibig sabihin, ganito yan. Pag alam mo mag-aaway kayo dahil sa sagot mo, kahit sa soul winning, alam mo naman yung tipo ng mga sagot ng mga palaaway eh, di ba? So, iwala mo na. Siyang talo doon. Wala kang talo doon pag iniwanan mo siya, eh, hindi mo na siya win eh. Hindi ko naman mawi-win lahat eh, di ba? Eh, iba yung takbo ng utak niya ngayon. So, hindi mo na kailangan niya makipag-away. So, para bumalik na tayo kanina. Kung sinabing gender, nag-uugat-ugat ha, or nagbubunga. So, iwasan mo yan. Oh, lapit na tayo. Tatlo na lang. And the servant of the Lord must not strive. Inulit lang yung kanina eh. Kasi nga, baka hindi mo naintindihan yung isang strife kanina. Again, lagi sa ano lang to ha, sa salita. Yung sabi kanina. To the subverting of the healers. Yun ang mali ha. Ngayon tayo minsan, pastor, ikaw, pag-away ka eh. Yan, anong suriano eh. Sinisiraan mo eh. Iba yung, tinutukoy ko yung mali nila para malaman nyo. Iba yun. Yun ay pag-away, pag pinuntahan mo sila sa kanila, katulad ng ginawa ng isang pastor, yun ang talaga nag-aaral ng away. Amen? So, pag lingkod ka na Diyos, hindi mo kailangan makipag-away ng sa ganitong context, ha? Makipag-away salitaan. Banga yan. Yan ang tawag dyan eh. Pero yes, nakikipaglaban tayo. Sa tama. Alamin mo exactly kung ano yung mga lalabanan mo, kailan, at paano. Okay? Okay lang yun. Kaya yung para malaman, paano mo nalaman yun ang sabihin? Sabi dyan yun, but be gentle to all men. Hindi ako may pag-away. Eh, basta, ano ko sa bakla eh. Iba yun, hindi na tao yun. Hindi. Sabihin, again, ano yun, exemption yun, okay? So, pero sa lahat ng iba, hindi mo kailangan may pag-away. Okay, gentle ka. And then, ito yung maganda, up to teach. Again, discerning word. Alamin mo exactly ano sinasabi sa salita ng Diyos, paano mo i-deliver sa'yo, paano mo siya. So, pag sinabing up po, magaling. Up, A-P-T. Kaya nga, aptitude, di ba? Alam yung aptitude, tinatawag, talino yun. So, dapat magaling ka, mahusay ka. So, yan ay natututunan mo pag pinapractice mo, inaaral-aral-aral experience. Okay? Saan ka daw dapat magaling? Sa pagtuturo. Again, di mo matuturo isang bagay, di mo naitindihan. So, dapat intindihan mo muna. Intindihin. Okay? Okay pa ba kayo, mga bata? Ano na yung pet nyo, no? Okay, sanay. May inip na. Ganyan dito sa amin, ha? Puro Bible. Okay, gayaw niyo yan. So, dapat magaling kang magturo. May maraming style ng pagtuturo. Iba-iba rin ang comprehension ng tao. So, kung magaling kang magturo, inaalam mo agad yun. Itong tao to, ano to, kailangan to, medyo may patawa. Kasi, umiinit agad ang ulo, eh. Ah, ganun ba? Hindi madali yun, pero inaaral yan. Then, ano doon, patient ka dapat. Pag hindi mo nakuha ng isa, dalawa, maaaring next time, pero dapat pasensyoso ka. Eh ngayon, ang ganda ngayon sa panahon natin, age of information nga, eh, di ba? Kahit yung mga classmate ko dati, pwede kong balikan agad yun eh. So, di mo kailangan magmadali. Okay? So, patient ka dapat. Ito na, in meekness, instructing those that oppose themselves. So, sana nakuha nyo na yung sinasabi ng oppose themselves. Ha? Ibig sabihin, hindi nila maintindihan, pinagkasabi nila. May mga ganyan. So, paano mo matuturuan yan? Hindi nyo maintindihan. Yun nga ang masterin mo. Alamin mo, paano sila matulungan again hanggat kaya mo lang. Kung hindi pa, katulad yan, nag-aaral pa lang kayo,
Hindi ko ina-expect na lahat na puntahan natin, gusto luluin tayo ng pinaka sinong pilosopo dito. Gusto luluin ko dito. Kaya ko 'yan. Si Pastor di kaya, ako kaya. Ay pag ano nga no. Huwag ganoon ha, yung dapat humble. Gawin mo kung kaya. Pero dapat humble ka. Pero kasama ng humility dyan, pang-unawa talaga eh. Yung mga hindi humble, mayabang yan. Baliktadan niya lagi. Yung mga taong may pang-unawa talaga, hindi yan mayabang. Alam niya, nalingkod lang siya ng Diyos. Alam niya, di lahat ng tao, kayang sumali ng aaralin, tinuturo mo ngayon nga. May mga pinagdadaanan yan, hindi yan kakayanin. Eh, Pastor, ang tindi na niyan eh, oppose themselves eh. Wala nang pag-asa yan, di sinabing reprobate. Kaya sabi dito, peradventure, ibig sabihin, maaari, hindi ka sigurado, pero maaari ang Diyos mismo, bigyan sila ng, ano, ng chance or ng pangunawa, hindi mo alam. So ngayon, kaya nakaano ka, habang nag-solwinning ka, or hindi naman solwinning, kung na, topic ng end times, alam mo, hindi marunong itong kausap ko. Kaya gusto ko siyang ma-win kasi nga, preacher din to eh. Dami niya tutuluan sakali ng mali. So, kailangan maging patient ka. And then, sabi dyan, maari. Ibig sabihin, habang inakausap mo siya, nag-pray ka. Lord, ito ba ay matututunan niya ba to? Kaya niya ba itindihan to? Gusto ko pong maintindihan niya to. Eh, dapat patience and then yun yan, yung utak mo laging ang Diyos ang inihintay mo, uy, naintindihan niya, tuloy pa, ay naku, mangyayipikod na, huwag na, ganun, inaalam mo, hindi mo sure kung mangyayari yung gusto mong mangyayari ngayon, kaya pag sinabi per adventure yung magsabihin nun, baka yung sabihin ng per adventure. Yung pala muna, yung sabi, ano daw, per adventure will give them repentance, yung sabihin lang, magbago yung isip, sabihin, ay, mali pala ako, bihira yung gano'n, meron din. Yan ang ginagawa natin, pag nag-soul winning tayo, biruin mo, pag katoliko ako, tapos sasabihan mo, ganyan, mali kami. Really? Paano mo yung gagawin? Kailangan, napakatalino mo din, pero biyaya ng Panginoon. Amen? Kaya sabi dyan, nabagit ang Panginoon. Kaya, ano pa yung iba? Repentance, acknowledge ito, ganun yun ha. Repent ka, ibig sabihin, mali ako. Acknowledge yung truth, ay, ito pala yung tama, totoo yung tama, kahit mukha kang ewan. Wala sa mukha yun eh. Sino mong ewan dito? Yes. Kunwari, si Ezzy. Bata pa nito, tuturuan ako nito. Di mo alam, may kunaturo sa kanyang tama eh. Ano yan? So, repent, acknowledge the truth, and then they may recover themselves out of the snare of the devil. Yun, napakaganda dito. So, magtatagal tayo dito. Matapos na yun. Pero, imagine nyo yun, di ba? Parang, nakakita na ba kayo ng ano yung mahirap, ano yung snare? Trap, di ba? Paano mo aalisin niya pag na-trap ka na? Pag na-trap ka, hindi ka makalis, di ba? So, kaya yung mga nasa sa feed ko rin, yung mga hayop, di ba? Mga bobo lang talaga yung ano eh. Yung mga sheep. Biruin mo, inalis na dun sa... na-stuck yung sheep, yung ulo niya. Andun, no? Tanga naman ito, parang yun. Di tinulungan nga siya, naawa sa kanya eh. Nung nakawala, talon-talon siya, oh. Bandang muli, doon naman na shoot sa ano, nakita niyo ba yan? Yan. Iba naman. Alam mo yung anak ko din, makulit. So, may mga ganyan tao. Ano ba yung mga mali madalas? Kunwari yan, hindi ligtas. Hindi ligtas, eh di naligtas ngayon. So, bago yung maligtas, napakahirap, di ba? Ang nahirapan, ikaw, yung soul winner, hindi siya eh. Pero in a way, siya rin, kasi gusto niyang iintindi niya rin eh. So, nung nakawala na siya doon, salamat. Okay? Kaya in a way, napaka-exciting yung ating trabaho. Amen? Anong pwede natin compare na exciting? Yung ship, medyo hindi exciting eh. Ano yung exciting? Sa mga pelikula din. Mga bomba. Tinaniman ng bomba. Nako! Dapat matalino ka doon, di ba? Anong tawag sa kanila? Bomb diffuser, di ba? Magaling ka, mabilis. Bomb expert. Ta, ganyan yan. Dapat alam mo yung inaalam nila kung saan ginawa yan, yung pyesa. Pag nakita nila, alam na nila yan. Ah, ganito ginawa. Ganito kailangan yung discarte dyan. Ah, di ba? Exciting. Sino gusto ng ganun trabaho? Pag soul winner ka, parang ganun eh. Inaalam mo to, itong itsura pa lang nito.
Yung, di ba, sa lagoon din, may na-encounter tayo doon, ano eh. Yung babae, yung salita niya. Di ba, ganito sabi niyo, ay, opo, ganyan po yung praise the Lord. Amen, amen po, amen. Ganyan, ganyan, ako, Pentecostal to. Hindi to basta-basta, ano, kasi feeling niya, nasa tama na siya eh. So, yan, yun ang gusto kong ano sa inyo. Amen? Exciting pong isolwin kasi parang nakang bomb diffuser, kung ano man yan, tinatanggal sila sa snare ng devil. O kaya naman, rescue naman, rescue. Nakulong! Marik, parang si... Anong pelikula naman nasa utak? Iba daw sa ganyan naman pelikula, di ba? Kinidnap yung aking ganyan. Papakawalan ko, di ba? Ganyan tayo eh. Taken, yan. Nakulong. Una, ilolocate mo pa lang, mahirap na yun. Paano mo nalaman kung saan dinila yung ano mo? Kung sino man yan, anak mo. Nakalo di ba yung Taken? Ayan ba? Ayan, maganda rin yun, pero puro kalokohan mo. Ang sabi doon, I will find you. Ayan nga, Taken, oh. Galing nga. So, ginawa yun, kwento muna ako ulit, mga isang oras pa. So, ang ginawa yung anak niya, oh, kinuha, kinidnap, paano niya malalaman, eh, may trabaho din siyang ganun, eh. Security expert siya, so, na banda huli, siya, may pelikula yun, nalito. Pero hindi madali, aalamin mo, pag nakita mo na, naku, dahil bantay. Di ba, parang kanina, kaya ang hirap mag-solwining kanina, ano, yung mga bata doon, kung nasa park yun, nasera na natin yun, eh. Eh, nakabantay si Lola, nakabantay si tatay na medyo pula-pula pa yung mata. Mga nag-overnight pa yung iba dun eh. Paano yun? Sabi ni Rain, basta wag yan. Yun na yung dalawang binata, ganun din. Mga nagkukwentuhan ng kalokohan. So, ang hirap mag-isolwin na, amen? Amen! Aralin natin, diba? Tactics naman. Dapat yung bala mo, malayo pa lang, alam mo na. Alamin mo! Kung paano mo sila i-rescue dun. Sino ba yung magaling mag-rescue dyan? Sa Dumbo ba? Hindi ko na alam yung pinapanood niya eh. Sino magaling mag-rescue? Ano bago ngayon? Ha? Extraction yun. Minsan manood din tayong pelikula kasi naman. Ganun ang ginawa. May VIP na, di ba? Extract mo yun, paano yun, nasa kampo ng kalaban, ganyan yung mga ni-rescue natin eh. Mga kandado, katoliko, paano mo i-rescue yun? Ang hirap, makapunta ka pa lang doon, ang hirap na, kinakabahan ka na eh. Saving Private Ryan. Saving Private Ryan, ano magiging hindi ko na, ang tagal yun, hindi ko na tinapos eh. Lalo nga dahil namatay, no? Pero alam ko yung introduction lang nun eh. Kasi maraming anak ko yung ano, di ba, namatay lahat, yung isa na lang ang re-rescue nila. Anyway, sana ganun tayo. Again, di madali, amen? Di madali. Pero pag ikaw, inaral mo, ito pala yung sasalubungin mo, ito yung gagampanan mo. Sila mismo, hindi nila maintindihan, pinapaniwalaan nila, kasi tuturuan mo pa sila. Aralin natin, amen? Kaya balikan natin yung sa 15. Study to show thyself approved unto God. Aralin mo. Applicable pa rin yan, ibig sa mga Kristiyano. Yung mga pastor yan, minsan burden ko eh. Paano ko explain kay pastor na mali siya? Paano yun? Hirap no? Yung mga Calvinist. Ang lalaki ng grupo nila. Siyempre, nag-aano yun. Kami tama. Paano mo yun? Napakahirap. Amen? Pero kaya yan. So yeah, let's pray. Lord, maraming salamat sa, again, sa aming agaral dito, Lord. Nakita namin paano yung lingkod si Paul ay tinitrain, Panginoon. Napakagaling, napakabisa, Lord, ng mga ginawa ni Paul. Sa kanya, makikita naman namin sa kanyang ginawa at nagawa. I pray as instruct Timothy, Panginoon. Nakita namin dito sa second division na, Panginoon. Makita namin, makapulot din yung mga aral, mga techniques. Mga, of course, sila yung kitiwala sa inyo. But mga bagay, Panginoon, na kailangan naman ng details din. Malaman namin bilang lingkod nyo rin, gusto maglingkod sa inyo, makita namin yung mga dapat namin haharapin, Panginoon. So mapaghandaan nito, Lord. Salamat sa mga kabataan dito, Lord, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Again,
iba-ibang roles na ginagampanan ng bawat isa. Iba tagaluto lang minsan, pero napakahalaga din. Iba nag-invite, iba nag-soul winner po, iba ay sa music. Panginoon, nag-pray. Tulungan kami, Panginoon. Common goal namin, maligtas yung mga tao, and then ma-disciple sila, maglingkod din sila sa inyo. Na-replicate namin sarili namin, yung church. So I pray na kayo po ang turo sa amin, Panginoon. Hindi kami ma-overwhelmed sa yes, napakahirap na trabaho nito. But ito po yung binibigay na po sa amin, instruction. Pwede pala. Nagawa na yan ang maraming Kristiyano. Iba-ibang kapanahonan lang din. But nawa, mangarap kami, Panginoon, na talagang magamit nyo kami. Mga bata, especially dito, alam na nila, in-instruct na sila. So paglandaan nila to, Lord, sa panahon na sila po yan doon na. Sila na po yung maglilingkod ng medyo nasa frontline na rin sila. I pray na sila po bigyan nyo ng biyaya, Panginoon, sa oras nito, Lord, sa pag-aaral. Makuha nila lahat ang dapat nila makuha. Yung mga basic, Lord, mag-pray sila sa inyo, Lord, magbasa ng mga salita, umaten. Dahil dyan talaga yung mga po, yung mga instruction, Lord, na kailangan nila. And then, on their own, Panginoon, pag nakita nila na ang ganda pala maglingkod talaga sa inyo, Lord, exciting, kahit mahirap. Matutuloy sila mag-aaral sa sarili, sa side din. Again, samahan niyo po ang bawat sa amin. Salamat po, Lord. Maraming salamat sa mga bisita rin sa upcoming activities, Panginoon, sa mga nakaraan. Maraming salamat po, Lord. Kaya mag-ingat lagi. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.